Ayon nga kay Idol Snowbadwa, itong si William Navarro, malapit na ito kunin ng SMB sa Northport Batangpier. Originally nga ay interesado itong Magnolia Pambansang Manok or magiging destination nitong si William Navarro ay sa Magnolia, pero pinapili pala ito si Coach Chito Victulero na kung sinong player ang gusto niya, at ang pinili nga ay si Seb Lucero. Dahilan para itong si William Navarro ay malaki ang tsansa na mapupunta nga ito sa San Miguel Bermin. Aminin natin na ang frontline niyo ng San Miguel Bermin ay hindi na kasing lakas sa mga nakaraan konferensya. Ang kanilang big man ay nagkakaedad na rin, si Muala Tautua, si Rodney Bronjal, si Junmar Fajardo. Hindi na ito kasing dominante noong mga kabataan days pa nila. Ito namang si William Navarro, alam natin na hindi pa ito 100% sa kanyang performance dahil nga nagkaroon ito ng injury. Pero pag naging 100% itong si William Navarro, wag mong iismulin dahil marami pa itong itinatago arsenal. Alam natin sa ilalim ni Coach Tom Baldwin ay napakalaki ng kanyang improvement nang nasa Ateneo ito, at nung naglaro pa ito sa Gilas ay malaki ang naging kanyang contribution sa lineup ng Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Kaya naman nagka-interest ang Northport Batangpier na kunin ito sa special draft class, at pumirma naman ito agad sa Northport nung maging available na ito matapos nga hindi matuloy ang kanyang stint sa Korea. Isa itong big man na posibleng makatulong sa lineup ng San Miguel Bermin dahil isa itong two-way player. Meron itong outside shooting, napataas ng kanyang percentage pagdating sa 3 points, kanyang mid-range jump shot, meron pa itong mga fake pick, meron din itong mga layup, at syempre ang kanyang shot blocking ability na badly needed nga ng San Miguel Bermin. Alam nyo ba na nagka-interest din si Coach Tim Cohn kay William Navarro? Kanya lang nagkaroon ito ng injury na makalaban nga ang Barangay Ginebra, at noong simula nagkaroon ito ng ACL ay hindi na nga nagka-interest pa si Coach Tim Cohn na kunin ito. Kaya naman ngayon ay muling nagbabalik action si William Navarro sa kanyang pangalawang konferensya magmula nang magkaroon ito ng injury, at unti-unti nang umaangat muli ang kanyang performance. Tingnan nyo naman ang kanyang mga pagpa-practice, tinitingnan talaga niya ang kanyang outside shooting. Yan ang pini-improve ngayon ni William Navarro, ang kanyang outside shooting, especially ngayon nga nagbago na ang mga rules sa PBA, meron ng 4-point play. Asahan natin na pinagpapraktisan na rin ito ni William Navarro ang kanyang 4-point play, at ganun din ang kanyang shot blocking ability, yung timing niya. Yon ang kanyang gustong i-improve, at kanyang high leaping ability. Alam natin na mas malaki ang maitutulong nito sa lineup ng San Miguel Bermin, kaya naman pinag-iigihan na ngayon ng San Miguel, pinagpipilian na kung sino ang ibibigay sa Northport, at napapabalita nga na posible si Marcio Lassiter or si Jericho Cruz or si Marcio, rather si Jericho Cruz or si Jeron Teng yun at kanilang pinagpipilian, at malaki rin ang tsansa na baka si Vic Manuel ay isama na rin. Lipat naman tayo, papunta naman tayo kay Mikey Williams. Ganun din, nagkaka-interest din ang San Miguel Bermin matapos ngang napapabalitang na interesado ang Converse Fiber Xers na kunin itong si Mikey William. Binigyan na kasi ng go signal ng management ng Tropang Giga ang kanilang team manager na pupwede nang pakawalan itong si Mikey Williams at ilagay na sa trading block, para naman sa ganon ay hindi nila mapanghinayan o hindi masayang ang kanilang rights para kay Mikey Williams. Marami pa kasing kupunan ang interesado, at hindi lang basta magkaka-interest kay Mikey Williams, dahil ang Mikey Williams napakataas ng value at napakagaling itong player. Malaki ang kanilang maitutulong or ni Mikey Williams maitutulong sa kupunan na gustong kumuha sa kanya, especially itong San Miguel Bermin.
alam natin karamihan ngayon sa players ng San Miguel Vermin ay mga kaibigan ni Mikey Williams, dahilan para magka-interest talaga itong maglaro sa San Miguel Vermin, especially itong si Chris Ross. Matalik na magkaibigan itong si Chris Ross at si Mikey Williams para magka-interest si Mikey na maglaro sa San Miguel Vermin. Ang tanong na lamang dito, kung sakasakaling piliin ito ng San Miguel ang tropang giga, rather ang tropang giga piliin ang San Miguel bilang magiging kapartner sa trade negotiation, sino naman ang ibibigay ng San Miguel Vermin papunta ng tropang giga? Alam natin na hindi basta-basta papayag ang tropang giga na magbibigay lang ng mga bench players ang San Miguel Vermin papunta sa kanila, dahil ang gusto nilang player ay mas bata at yung napapakinabangan nila. So malaki ang tsansa kung sakasakaling matuloy ito ay kinakailangan talaga gumamit ang San Miguel ng mga condit team katulad ng Northport at ng Terra Firma para kumuha doon ng mga players, at hindi mababawasan ang lineup ng San Miguel. Kita nyo naman si Chris Ross at si Mikey Williams, hanggang dikit yan. Kaya aabangan natin kung ano ang magiging negotiation na magaganap at sino-sinong players ang posibleng involved para makuha itong si Mikey Williams. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Cats Aquino Ducusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon Family, John David Gulapa, Scott Ranger, Yornel Belches at si Mr. Michael Rosalado. Sa lahat mong taga Maynila, ingat po kayo palagi dyan. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Pulgoso Hapres PH at sa TikTok channel ko na Percival Montero Sports Channel. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.